step-by-step process para makapag-apply ng Open Work Permit to Canada para sa mga spouse or common law partner ng isang international student at temporary foreign worker. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is BJ Aguilar. Kung bago ka lang na nanonood sa channel ko, huwag mong kalimutang i-like tong video na to, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para maging updated ka sa mga future videos. Ito na nga yung video na maraming nagre-request dun sa post natin sa TikTok na more than 50,000 yung nakapanood. So gusto nilang malaman yung buong proseso kung paano mag-apply ng open work permit para sa mga spouse, yung asawa, yung live-in partner or tinatawag nating common law partner ng mga international student or temporary foreign worker na nasa Canada. Kaya guys, please tapusin nyo tong video na to para mas maitindihan natin at maging ready kayo sa lahat ng kailangan nyong ihanda para sa magiging process ninyo. Unang-una, ano nga ba yung open work permit na dinidiscuss natin today? So guys, hindi po lahat ng gustong magpunta ng Canada pwedeng mag-process or pwedeng mag-apply ng open work permit. Meron pong mga eligible na applicants yung allowed lang pong mag-process. So sino nga ba yung mga allowed or eligible na mag-apply for open work permit? Number one, sila po yung mga asawa ng temporary foreign worker, yung mga nagtatrabaho po sa Canada. Kahit hindi pa po PR, okay lang yan. At yung mga asawa din ng international students na nasa Canada na or nagpa-process pa lang ng papers nila dito sa Pilipinas. Pwede nilang isabayan. Pangalawa, sila po yung mga live-in partner or yung common law partner ng mga international students or ng mga temporary foreign workers na nasa Canada na. Tulad ko guys, yung partner ko, yung common law partner ko, nasa Canada na as temporary foreign worker. So eligible ako na mag-apply and less than 1 month na approve agad yung open work permit ko. And of course, disclaimer lang po, hindi po ako agent, hindi rin ako consultant. Yung i-discuss ko po sa inyong process ngayon, based lang po sa personal na naging experience ko. Ako mismo, ito yung ginawa ko nung nag-process ako ng open work permit ko last March hanggang April na na-approve ako. Umpisahan na natin guys. First step, you need to gather all your requirements. Kahit na yung student or yung temporary worker, yung asawa mo, or yung live-in partner mo, nagpa-process pa lang ng mga papers nila para makapunta ng Canada, mas maganda na ikaw din. I-gather mo na lahat ng mga requirements na kailangan mo kahit pa hindi ka pa magpa-process. So, bigyan mo ng 1 month sa pag-gather ng lahat ng mga requirements na kailangan. Para pag nag-lodge ka, ready-ready na. At guys, meron akong ginawang video tungkol sa lahat na naging requirements na sinubmit ko sa application ko. Ilalagay ko yung link sa description box. I-check nyo na lang yan. Second step, pag-complete na lahat ng requirements mo, mag-lodge ka na ng application sa IRCC website. Kailangan mong gumawa ng GC Key account. So guys, iba to dun sa gagamitin ni temporary foreign worker or ni student na GC Key account. Okay, separate yan. Meron din akong ginawang video dito sa YouTube. Check nyo na lang din sa description box yung link para maging guide nyo kung paano mag-create ng GC Key. And guys, may tip pala ako sa inyo. Pwedeng bago kayo mag-submit ng application ninyo, kung tingin nyong 1 week na lang, magla-lodge na kayo ng application at makukompleto nyo na yung requirements, pwede na kayong mag-email kay IOM or dyan sa clinic na accredited ni IRCC para sa medical or yung upfront medical. Bakit aagahan natin yung request or yung schedule ng appointment ninyo para sa medical? Kasi guys, 1 month yung appointment kay IOM. Medyo matagal. Ito yung nire-recommend ko sa mga mag-a-apply para sa medical sa Canada. Kasi sobrang mura niya lang guys. 10,000 pesos kahit meron kang mga piercings, may mga tattoos. Kasi sa ibang clinic guys, minsan more than 15,000 pa. So para makatipid tayo,
mas maganda kay IOM na lang. Medyo matagal lang talaga yung schedule. Kaya I suggest na kahit 1 week or 2 weeks bago kayo mag-lodge ng application, mag-email na kayo sa kanila para ma-schedule na nila kayo ng appointment for medical. So, di ba guys, nakagawa na kayo ng account kay IRCC, i-download nyo na yung mga forms na kailangan nyong i-fill out. So, meron dyang 3 forms na kailangan. Pag tapos nyo nang i-fill out, pwede nyo na rin yung i-upload dun sa IRCC account ninyo. Kasama nung mga documents na pin-repair natin. Okay, so i-upload nyo yan ng sabay-sabay. Actually, pwede namang 2 days nyo i-upload. Unahin nyo muna yung mga documents and isunod nyo yung mga forms. Kasi makakapagbayad lang kayo nung mga fees dyan pagtapos nyo nang i-upload lahat. So next na step naman dyan, kapag okay na lahat ng requirements ninyo, okay na lahat ng documents, uploaded na, kailangan nyo nang bayaran yung mga fees. Umabot siya ng 340 Canadian dollars. Sa peso siya, nasa mga 14,000 pesos. So, ang kailangan nyong gamitin dyan, guys, credit card lang. Hindi po gumagana yung debit card, tinry ko na. So, make sure na meron kayong gagamitin na credit card. Mas maganda kung nandun na sa Canada yung partner ninyo or yung asawa ninyo, yung credit card na lang din nila yung gamitin ninyo. Pwede naman yan. Pag nabayaran nyo na yung mga fees, mag-email sa inyo or mag-update yung IRCC account nyo, magkakaroon kayo ng confirmation na nailodge nyo na yung application nyo for open work permit. Next step guys, hintayin nyo na yung bagong update sa IRCC account nyo. Usually, makaka-receive kayo ng email pag may bagong update, kaya i-check nyo rin lagi yung email ninyo. Pero I suggest na lagi nyo na lang i-open. Kahit every day or every 2 days, i-login nyo yung GCK account ninyo sa IRCC website para lagi nyong makikita kapag may update. Ang susunod nyo na marireceive dyan after nung confirmation ng application is yung biometrics request. So pag na-receive nyo na yan, yung email or yung message sa IRCC nyo na website, kailangan nyong i-download yung letter, yung biometrics na letter para sa request. Doon nyo na i-check yung website ni VFS para makapag-schedule ng biometrics appointment. So merong mga instructions dyan, basahin nyo guys. Kayo yung kailangang mag-schedule ng appointment niyo. Next guys, kailangan nyo nang puntahan yung appointment nyo for biometrics sa VFS Global. Make sure na pupunta kayo doon 15 minutes before nung scheduled na appointment niyo para wala kayong maging problema. Or kahit 30 minutes pa, pwede yan. Huwag lang late guys, kasi baka magkaroon kayo ng problema dahil medyo marami talagang nag-a-apply. Kasi pila rin yan. At syempre, huwag niyong kakalimutan yung mga documents na kailangan niyong dalhin, like yung passport, valid IDs, yung biometrics letter, or kung ano pa yung hinihingi dyan sa instructions pag binasa niyo na yung letter ninyo. Usually guys, kinabukasan, nag-a-update na yung GCK account ninyo or yung IRCC account ninyo. Nakikita niyo na yung biometrics number. So, i-check niyo din yan from time to time. Yung biometrics ninyo, let's say, sabi na nating nauna yung medical ninyo, nagkaroon na kayo ng upfront medical. Hintayin nyo na lang na mag-reflect yung medical past doon sa account ninyo sa IRCC. Kung hindi naman, kung hindi pa kayo nakapag-medical, hintayin nyo from mga sabi nating 3 to 7 business days yung update sa IRCC ninyo for medical request. And then, pag meron na kayong request for medical, ayun na nga, punta kayo dun sa clinic na accredited ni IRCC or ni Canada para makapagpa-medical na kayo. Kasi napaka-importante guys ng medical. So, sabihin na natin tapos na kayo sa medical, yung appointment ninyo, okay na. Wait kayo ng mga 7 days, 1 week na mag-reflect yung medical past din ninyo doon sa IRCC ninyo. Next naman yan, kapag okay na yung medical, okay na yung biometrics, ang hihintayin natin dyan ng mga ilang days, yung review of eligibility. So kapag RE na kayo, RE yung tawag natin dyan, review of eligibility, ibig sabihin nire-review na ng mga visa officers natin yung lahat ng papel ninyo. So approval na lang talaga guys yung hinihintay natin. Usually 1 week na nga lang yan tinatagal, 1 to 2 weeks lang pag
RE na yung status nung application ninyo. Again, always check your email. At kapag may na-receive na kayo na email na passport request na kayo, congratulations, dahil ibig sabihin yan, approved na yung open work permit natin or yung visa natin papunta sa Canada. So, ang kailangan nyong gawin, hindi nyo na kailangan magpa-schedule para makapunta or magpa-appointment sa stamp ng visa nyo. Kailangan nyo na lang i-print yung passport request, dali nyo na yung mga documents, passport, yung valid ID. Pumunta na kayo agad-agad sa VFS Global or pwede rin naman may instructions dyan sa letter kung gusto nyong ipa-pick up via LBC dyan sa bahay nyo mismo kung nalalayuan kayo. Pick up nyo na lang, sila na bahalang mag-deliver sa VFS or pumunta kayo dun. Anytime, basta from Mondays to Fridays, punta lang kayo sa VFS Global. And guys, pag dando na kayo, pag nasa VFS Global na kayo, may option kayo na pwede nyo na lang ipa-deliver sa bahay ninyo kahit na nagpunta kayo doon para ipa-stamp. So gusto nyo, huwag na kayong bumalik, i-deliver na lang sa inyo via LBC. Pwede rin naman yun kasi ganun yung ginawa ko sa akin. Inabot lang ng nasa 500 pesos yung delivery charge. And 4 days lang dumating na agad sa akin. Taga Cavite pa ako guys ha. 4 days lang dumating na agad sa akin yung passport ko na may stamp ng Canada. Pwede rin naman kung wala kayong tiwala sa mga nagde-deliver, of course, delikado kasi importanteng dokumento, punta na lang din kayo doon para kayo na mismo yung mag-pick up. Usually 3 days lang talaga yan. 3 business days. Pwede nyo nang ma-pick up yung passport ninyo. So ayan, pag nakakuha na kayo, pag okay na yung visa ninyo, book nyo na yung plane ticket ninyo, lipad na tayong lahat papunta sa Canada. Ganun kadali lang guys. Sa akin, less than a month, approved na agad yung open work permit ko. So, thank you very much guys for watching this video. Sana makatulong to sa mga gustong mag-process ng open work permit. Napakamahal kumuha ng consultant, alam ko yan. Kaya sana maging guide nyo to. Kung gusto nyo tong video na to, kindly like and share na rin sa mga friends ninyo. And huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pag may tanong pa kayo, just comment down below or kung may gusto pa kayong i-upload ako na video as guide nyo sa pagpa-process ng mga papers, sabihan nyo lang ako. Thank you very much again guys for watching. See you again sa next video. Bye-bye!